Ngayon pong wala pang wala naman pong naitatalang epekto sa COVID-19 cases ito pong mga political rallies na ginaganap itong mga nakaraang linggo. Sa palagay niyo po ba handa na talaga yung Pilipinas sa mas mababa pa o pagtatanggal ng alert level by April? Well, ang tingin ko naman dito may problema rin tayo dito kasi dito sa booster shot natin hindi katulad yung primary doses dito sa NCR, halos 100%. Pero sa NCR, yung boosters lang natin, nasa 30%. No? Medyo mas sa ibang lugar, katulad ng Region 5 to Region 12, halos below 10%. So, delikado kung buksan natin at itanggalin yung alert level natin hanggang maayos to. No? At yun ang problema natin. Hindi ngayon ang posibleng surge, no? Ang posibleng surge, baka nasa second half tayo. So, kasi dyan, kung hindi tataas yung booster update ng team sense natin, baka may surge tayo sa second half dahil masyadong mababa itong update ng booster. So, kailangan yung mga team sense natin, dapat kunin na ang boosters kasi ang iba dyan, mag-expire na rin sa June. So, 2.5 months na lang tayo dito, no? At parang wala pang clarity dito sa mga bagong bakuna na dadating, no? At kung bibili naman ng government at hindi kukunin ng mga citizens natin, hindi sayang lang ang ginagastos natin, no? Po, basahin ko na lang po yung tanong ni Mela Les Moras na may kaugnayan po dyan. So sa tingin po ninyo ay mukhang malabo pong maisa katuparan na itong pagpapairal ng new normal sa buong Pilipinas by April. Yes, kasi yung challenge natin ngayon, yung primary doses medyo walang problema dyan dito sa NCR at ibang lugar tumataas. Pero malayo pa rin ang mga booster shots at alam naman natin nag-weigh ng mga primary doses on the 5th, 6th month. No? So, I was all for alert level 0, pero dapat mataas yung percentage of boosting sa mga LGUs, no? Opo. Nabanggit na po noon ni Secretary Galvez na iintayin daw po muna rin ang pamahalaan na tanggalin ng World Health Organization itong pandemic status ng COVID-19 bago daw po ikonsidera itong pagtatanggal ng alert level. So ano po daw yung masasabi nyo dito? Well, ako mas importante yung level of boosting sa bansa natin, no. Kailangan at least 70 to 80% bago natin tanggalin yung emergency health status, no. Kasi nakikita natin sa ibang lugar may mga surges. So dito sa Pilipinas maganda naman ang kalagayan natin kasi maski dumadami ang tao lumalabas, may mga rallies pa tayo, hindi naman tumataas yung mga kaso, bumababa pa rin. Pero dahil sa pagbabakuna natin sa mga citizens at may mga natural immunity dahil sa unang wave ng Omicron. Pero yung possible threat for the second half, kung mabababa ang boosters natin, may posible na baka mamaya magkaroon tayo ng surge. No? Dahil yung waning immunity, we will start to feel that by the second half kung hindi tataas yung boosting level natin, ng mga citizens natin. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.